Sa puntong ito, makakausap po natin si Dr. Lyndon Lisoy, tagapagsalita po ng DOH. Dr. Lyndon, magandang hapon po sa inyo. Yes, Gigi, magandang hapon din sa ating mga tagapanood. Apo. Doc, lumabas sa po yung TV ad ng DOH, kaugnay ng kampanya kontra paputok. Ano pa po ang naisibahagi ng DOH tungkol sa kampanyang ito? Well, ang talagang gusto natin ipakita sa mga tao is yung pwedeng maging epekto ng paggamit ng paputok, lalo na sa mga bata na hindi naman talaga marunong gumamit. So kami po ang Department of Health, wala kami binibigay na kasi ito ang safe ng pamumura. Kasi ang gusto nga namin talaga is total ban at hindi talaga gumamit ng paputok. Yung kampanya namin ngayon, Gigi, ay nakatuon sa alternatibong pamamaraan sa pagsalulubong tulad ng paggamit ng toroto, ng busina, musika, dahil masaya na, sigurado ka pang kompleto ka sa pagsalulubong ng bagong taon. Apo, at yun nga po, ano yung sa panig po ng enforcement para sa total ban na kinakampanya po ng DOH, paano po nagiging coordination nyo sa PNP halimbawa o sa DILG? Meron ho bang ganong parang dynamics po? Yes, we're working naman closely with DILG at PNP. Sila po naman ay nakabantay po sa mga nagbebenta ng mga pinagbabawal ng pagputok. Pero siyempre, kaya nga pinagbabawal, patagong binibenta yan. Kung makikita mo yung datos namin, Gigi, karamihan o 70%+ sa mga kaso ng mga napatukan ay dahil sa piccolo. At ang piccolo ay pinagbabawal. Ibig sabihin na may mga nagbebenta pa rin ng mga pinagbabawal na pagputok po. Apo, yung piccolo ho kasi talagang smuggled, imported na talagang ni-smuggle. Umpisa pa lang ng taon, meron na ho ba kayong mga pag-aaral dito kung paano talaga masasawata yung pagsasmuggle po nitong piccolo na ito na mai-recommend nyo po sa customs o di kaya po ay sa ibang ahensya ng pamahalaan? Well, actually, Gigi, kasama ang customs sa grupo na nagtatrabaho dito sa paputok na ito, ang kampanya natin laban sa paputok. So, nag-commit naman ang customs na babatayan nilang maigi na hari nawa ay walang makapag-smuggle ng mga illegal na paputok dito sa bansa natin. Apo. Bilang pahuli ho, paalala po sa mga kabataan, lalo na po yung mahilig magpaputok, ano pong paalala nyo, Doc? Well, magdalawang issue sila dahil ang kapalit nito ay ang pangungutya habang buhay. Pag naputulak ka ng daliri o ng kamay, o nagkapilat ka sa mukha, at pag napulat naman, nahihirapan makakaroon na normal na pamumuhay. So, pag-isipan natin mga AG ito at mga magulang, maapila kami na gabayan po natin ang ating mga anak laban sa paputok po. Apo, maraming salamat po sa pagkakataon si Dr. Lyndon Lisoy, tagapagsalita po ng DOH.